Hi guys! Welcome to another health information video. At ang pag-uusapan natin ngayon ay very common. Ito yung mga problema ng ating mga lolo at lola, ang ating mga titos at tita. Ito yung very common na joint pain. In fact, mayigit 30 million sa US ang nagsasuffer sa osteoarthritis. At once you reach 40 years old, marami ka na sigurong iniinda. Sumasakit na ang leg mo, sumasakit na ang siko, ang shoulder, sumasakit ang likod, sumasakit ang joint sa hip, at sumasakit din ang tuhod. Nakaka-relate pa kayo? Ito yung pag gumising ka, nasakit yung mga kamay mo, naninigas siya, hindi mo maisara, kailangan pang maghintay ka ng mga 30 minutes para lang maisara mo, namamanhit siya, pero masakit yung mga daliri. At kalaunan, pag tumagal, nagkakaroon na siya ng joint deformity. Nagbabago na yung hugis ng mga daliri mo. May mga bukol na tumutubo, kaya hindi na siya magandang tingnan. Minsan naman, pag tayo mo sa umaga, pag-apak ng talampakan mo, napakasakit. May pagkakataon naman na kapag ikay umaakyat ng hagdan, napakasakit ang tuhod mo. O kaya galing ka sa matagal na pagkakaupo, pagtayo mo, hindi ka agad makalakad ng tuloy-tuloy kasi sumakit na o namagana yung tuhod mo. So lahat ng ito ay tinatawag nating arthritis, particularly osteoarthritis. In short, rheuma. So ano ba ang bawal? Ano ba ang gamot sa rheuma, Doc? By the way, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. Pag-uusapan natin yan. At kung bago ka sa channel, don't forget po, sana matulungan po ninyo yung ating channel. Maikalat po ninyo yung video para marami hong makaalam, mga dagdag kaalamang medikal. At sana ho, paki-click, pakipindot po yung like, tsaka yung subscribe button. So ano ba ang bawal sa rayuma? Doc, ano ba ang bawal sa rayuma ko? Ano ba yung gamot sa rayuma ko? Ito yung mga common na tanong ng mga patients. Ang pinaka-common na sakit sa buto ay rheuma, particularly osteoarthritis. In fact, sa Amerika pa lang, 30 million na ang may arthritis. And since ito ay common na sakit sa buto, ito ay also most common cause ng disability. Ibig sabihin, nagiging baldado yung isang pasyente o isang tao na may osteoarthritis kapag grabe na. At kapag tumagal na, hindi na sila makalakad. Hindi na sila makaperform ng kanilang mga activities. Sobra na ang sakit ng joint. Kaya ang tawag natin dito, hindi na osteoarthritis. Osteoarthritis. At ang dahilan, degenerative. Tama yung narinig nyo, degenerative. So habang nagkakaedad, habang pabata ng pabata ba o paedad ng paedad, nasisira ho yung joint. Nagkakaroon ng breakdown yung cartilage natin. Ito yung makinis na part na nakabalot dun sa joint, sa buto, sa dugtungan ng ating mga buto. So yung cartilage yun, numinipis, nasisira na siya. And then hindi lang po yung cartilage, pati yung subchondral bone, yung ilalim na buto niya, tsaka yung synovium, yung nakapalipot sa joint na yon, yun po, nasisira na siya, nagbe-breakdown. And then nagkakaroon ng pamamaga. And the rest po, degenerative talaga. Ibig sabihin, as a person grows older, expected po na magkakaroon ng osteoarthritis. So, very common na question nila is, Doc, ano yung bawal? Doc, ano yung gamot? So, ang sabi ko sa akin, bawal akong kumain ng beans. Ang sabi sa akin, bawal ako kumain ng mga mabubutong pagkain. So, ang arthritis po, walang kinalaman po. Yung osteoarthritis, walang kinalaman doon sa pagkain ng mga beans o yung mabubutong mga gulay. Okay? Tanggalin na po ninyo yung idea na yon. So, sasabihin natin, ano ho ba ang bawal? And then, after that, ano ho ba yung gamot? Number one na bawal is yung added sugar. Yung added sugar po, makikita nyo yan sa soda, di ba? Sa mga soft drinks na iniinom ninyo palagi. Hindi kayo nakakain ng walang soft drinks. So, bawal ho yun. Yung mga added sugar na makikita mo sa ice cream, sa mga candies, kasama po yan. So, kapag ikay mahilig sa soda, sa ice cream, sa mga candies, so dagdagan mo pa ng mga sauce, so lahat yan added sugar, and it can create inflammation. Ang rayuma kasi may pamamagayan ng joint, and studies have showed na
Kapag ikaw ay malakas sa added sugar, tumataas ho yung level ng inflammation. Tumataas yung level ng pamamaga, mas gumagrabe ho yung sumpong ng arthritis. Next will be the processed foods. Whether may laman siyang karne o wala, basta ito ay processed, napakataas ho ng pro-inflammatory markers ng mga processed foods. Mataas yung tinatawag ng interleukin-6, mataas yung homocysteine levels. So kapag mataas ho ito, nagtitrigger ho ito ng pamamaga ng joint ninyo. Pag kumain ho kayo ng mga processed foods ngayon, pagkagising niyo sa umaga, ayan na, masakit na ang tuhod, masakit na ang mga daliri, masakit na ang likod, lahat ho yata ng pwedeng sumakit, sumakit na. Pangatlo, na bawal ay too much alcohol. Ang alcohol ho kasi may inflammatory effects din sa ating mga joint. So, kadalasan, common ito sa mga merong gouty arthritis. Pag uminom ng alak nung gabi, kinabukasan, ayan na, nakahiga na lang, hindi na makabangon. Namamaga na ang mga joints. And, ano pa ang bawal sa mga may rayuma? Ano pa ang mga bawal sa may osteoarthritis? Too much pain reliever. Yes, marami kasi sa mga pasyente, mahilig uminom ng mga pain relievers. They self-medicate. Basta makakabili lang ng anything na pain reliever, iinom yan. Kasi nga naman, given na yon, napakasakit ng joint. Pag hindi sila minom, they cannot perform yung mga daily tasks nila. So, given na ho yun, naiinom at iinom talaga yan. Especially kung napakasakit na ng joint. However, bawal ho ang sobrang pain reliever. Bakit kamo? Magkakaroon ho kayo ng epekto nito sa sigmura, pwede magdugo ang tiyan, o kaya mag-epekto ito sa kidney. Pwede ho kayo magkaroon ng renal failure kapag nasobrahan kayo ng pain reliever. So, it's better na yung mga arthritis ninyo is have consult with your internist, with your family physician, or with rheumatologist para mamatulungan kayo mabawasan yung pain, maging productive kayo with your daily activities. At yung last na bawal sa mga osteoarthritis ay weight gain. Yes, bawal hong madagdagan ang timbang nyo. At kung mabigat na kayo, dapat bawasan ang timbang. Pag nag-excess po kayo ng 10 pounds sa inyong weight, sa ideal body weight, nagbibigay na ho ito ng stress sa ating mga joints, specifically sa tuhod. Nararamdaman na ho ng tuhod natin pag sumobra kayo ng 10 pounds sa desired or sa ideal body weight ninyo. At pag umabot pa ito ng 30 to 40 pounds, ayan na, hindi na ho kaya ng tuhod natin yung additional 30 to 40 pounds sa timbang. So magre-reklamo na ho yung tuhod natin. Pag nagreklamo ho yan, hindi na maglalakad yung tuhod. So steady na lang kayo sa pwesto ninyo. Pag umupo kayo ng matagal, hindi na kayo makakalakad. Pagkagaling kayo sa pagkakahiga, hindi kayo makakabangon para maglakad kasi namamaga yung tuhod. Hindi ho kaya ng tuhod natin ng additional 30 to 40 pounds na weight gain. Iindayin ho ninyo yon sa bawat step ninyo, sa bawat hakbang ninyo. Ayan, napakasakit. Ayan ho yung osteoarthritis. Ito yung mga bawal pag kayo ay may osteoarthritis. Ano ba ang gamot? Dok, bigyan mo naman ako ng gamot. Sinabi mo na yung mga bawal. Ano ba yung mga gamot? Number one, pag may pamamaga ng joint ninyo is warm compress. Application lang ho ng warm compress doon sa joint na involved. Plus, muscle conditioning or muscle strengthening. Dapat to lumakas kung sa tuhod yung areyuma ninyo, dapat lumakas yung muscles nyo sa hita tsaka yung muscles ninyo sa baba ng tuhod. Pag malakas sila, mababawasan ho yung pain. Hindi masyado yung iindain yung areyuma ninyo. Next, unloading your weight. So, bawas-bawas dyan ang weight pag may time. Diba, nabanggit natin, yung weight gain, yun ang bawal sa may, ano, sa may rayuma. So, weight loss naman ang gamot. So, dapat mabawasan kayo ng timbang. So, ang rule dyan, kung kayo ay talagang mabigat, isipin man muna ninyo, magbawas muna kayo ng 5% of your weight. Pag na-reach ninyo yung 5%, think again of another 5%. So, doable ho yun. Hindi yung isipin agad din nyo kung overweight kayo ng 20 pounds, kailangan maubusan ako ng 20 pounds. Mawawalan ho kayo ng pag-asa nun kapag ganun yung thinking ninyo. So, usually I start my patient to decrease the weight by 4 kilos muna. So, doon muna kami nag-agree.
4 kilos muna, and then pag na-achieve mo yung 4 kilos, tsaka natin pag-usapan yung kasunod. Next will be pain relievers. So, dapat may mga pain relievers din ho na kailangan i-take yung patient. Hindi rin siya kaya ng mga non-medical. Yung ibang joint ho talagang sobrang sakit, kaya kailangan ng bigyan ng gamot. Ito yung mga NSAID, mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Meron din ho tayong mga tramadol. Meron din ho tayong mga paracetamol. Ito ho yung mga gamot na pwedeng ma-relieve kayo with your pain. Mawawala ho yung pamamaga, mawawala yung inflammation. So pag nawala ho yun, pwedeng mabawasan yung pain, makakalakad na kayo ng maayos-ayos. So yung mga pain reliever ho, meron ho siyang oral, iniinom siya. Meron din namang topical, pinispray siya, pinapahid ho sa balat. And nakakatulang ho ito para mabawasan yung pain. And yung next na gamot will be knee replacement. Pag sobrang talagang sakit at hindi na nawawala, hindi na kayo nakakalakad, and knee replacement na yung in-advise. And this is upon the recommendation ng ating mga orthopedic surgeons. So sila ho nagsasabi kung kailangan na ninyo ng knee replacement. How about supplements? May mga supplements ho sa market ngayon na pwedeng inumin para mabawasan yung pamamaga, mawawala yung pain ng mga rayuma ninyo at mag-improve yung inyong paglalakad. Ang very common dyan ay yung glucosamine plus chondroitin. So ito yung very common na supplement sa mga rayuma. Iniinom mo siya pwedeng 3 times a day, pwedeng 1 a day, and iniinom mo siya ng tuloy-tuloy para nagiging maintenance na ninyo na supplement. And in fact, may mga study ho na ginamit yan, and nababawasan ho yung pain, nababawasan yung pamamaga, at nag-improve yung capacity ng mga pasyente. And it was compared with taking NSAIDs, yung mga celecoxib. So halos nagiging parehas na ho yung effect. So mas beneficial sa patient yon, because we wanted na ma-avoid ninyo yung mga NSAIDs na inumin ninyo ng tuloy-tuloy. So as an option, you can take supplements like chondroitin and glucosamine. And yung curcumin po na makikita ninyo sa turmeric, nauuso yan, yung turmeric powder na turmeric na supplement, kasi meron siyang curcumin. Yung curcumin merong anti-inflammatory effect, meron siyang antioxidant effect. So with that, nakakatulong din siya sa pag-alis o pagbawas ng pamamaga ng mga joint ninyo, especially yung joint sa tuhod, joint sa kamay. Nakakatulong ho yung curcumin as a supplement. And yung last na supplement na pwedeng inumin ninyo is yung fish oil. Ang fish oil kasi is very rich in polyunsaturated fatty acids. And ito hong polyunsaturated fatty acids, napakataas po ng anti-inflammatory effect nito. Anti-inflammatory properties. Usually, kailangan mo mag-take ng 1 gram ng fish oil, which contains the EPA and DHA. Kapag 1 gram, studies na may ginawa silang study niyan, kinumpare yung fish oil with NSAID. The same ho yung effect na umiinom ng NSAID tsaka umiinom ng fish oil. So, it's better na start asking for fish oil sa mga doctors ninyo. Yung 1 gram ha, na may EPA plus DHA. At the same time, hindi lang ho yung rayuma, yung osteoarthritis ninyo yung ginagamot ng fish oil. Ginagamot din niya yung cholesterol levels ninyo, nakatulong niya sa uric acid levels ninyo, nakatulong sa fatty liver. So napakaraming effect ho ng fish oil, metabolic effects. So napakalaking bagay ho kung kayo may fish oil supplement sa bahay. So yan po yung ating topic, yan ang ating napag-usapan ngayon, yung arthritis. So ano ba yung bawal, ano ba yung gamot sa arthritis? So I hope nakatulong po sa inyo, nakadagdag kaalamang medikal. Ako po si Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. Support po yung channel. Kailangan po ng help ng channel para maikalat po natin yung mga medical information para naman maging healthy kayo with your family.